So guys, welcome back po sa ating channel. Have a nice day and good day po sa inyong lahat. Ako po si Ryan and you are watching Blazefire TV Tutorial. Okay, today's tutorial po ay ituturo ko po sa inyo yung problem natin sa OTP. So, ngayon po ang nangyari ay meron po tayong 3 problem with 3 solution. Okay? So, mga Bisaya, dra, atong hisgutan kaning problema nato sa OTP. So, shout out sa inyo sa mga taga Cebu, taga Davao, o taga Mindanao, taga Visayas. Kaya sa mga Tagalog, shout out po sa inyong lahat yan. Good morning, have a nice day po sa inyo lahat. So, okay, let's proceed. Okay, meron po akong video na ginawa, patungkol po sa ating OTP. May problem po sa OTP, then bibigyan po natin ang solusyon. So, keep on watching this video po para malaman po natin kung paano pa natin masosolve yung ating problem sa OTP. So, sa mga bago pa lang dyan, sa mga bago pa dra nag-tune sa akong channel, paki-subscribe po, paki-like, and paki-share para maramay po tayo matulungan. Okay? So, please watch this video para malaman po natin. Yun na nga, nagkaroon po tayo ng OTP problem. So, we have 3 common solution na dapat nating gawin. So, check nyo po yung ating GCash application kung updated pa ba. Baka hindi na po yan updated. Kailangan nyo po mag-update ng ating GCash. Don't panic po. Ang gagawin nyo lang po is, pumunta lang po tayo sa ating Google Play Store. Then, find the GCash kung updated ba siya. So, since sa akin is updated na, sa inyo po, kailangan i-update nyo po yung GCash application nyo po. Baka hindi na po kayo update. Okay? So, okay, let's proceed sa second solution sa ating GCash OTP. So, baka po ay updated na po tayo. So, updated na po tayo. Na-check na po nyo na po yung ating Google Play Store. Updated na po si GCash. So, second solution po or naging problem ni GCash ay baka po yung ating internet connection ay mahina po. Let's consider po na pag once mahina po yung ating internet connection, maybe naka 5G lang ba kayo, 4G, tapos yung sa 4G ay bumaba ng H Plus ba yun? No? Kasi minsan po yung ating internet provider undergo ng maintenance procedure, so may hina po yung ating signal due to under maintenance. So kaya ganun ang nangyari na medyo mahina po ating internet connection and naapektuhan po yung ating GCash application during receiving OTP. So, okay, yun po yung second. So, paki-check po yung ating internet connection kung mahina ba o hindi. Or kung malakas naman, let's proceed sa third common problem and common solution ng ating GCash. Baka po si GCash, third po to ha, baka po si GCash ay yung storage ng kanyang application ay puno na. So, ang gagawin lang po natin ay pumunta po tayo sa settings ng ating Android phone. O kung mayroon po tayong kung iPhone may yung gamit nyo, pumunta din po tayo sa ating settings. Siyempre, Android man yan o iPhone, mayroon po tayong application management ng ating phone. So, hanapin po nito yung application list o anything na common na pwede nating ma-edit yung ating application. So, sa cellphone po to ha. So, sa Android naman to. So, hanapin na lang po natin si GCash. So, pag nahanap na po natin si GCash, anong gagawin?
uninstall ba natin? No. So, ang gagawin nyo po, hanapin nyo pong storage. Yan. Pag nahanap nyo po, so, ang gagawin nyo is clear data. Yan. Clear data na. So, 00 na, 100 na. So, yan lang po ang gagawin nyo po. So make sure po, balikan natin. So wala na. So after that, balik na po tayo sa ating application. Doon kay GCash, i-open natin ulit si GCash. So yan. Oh, lagyan lang kayo ulit. Try nyo ulit kung papasok ba yung ating OTP. So lagyan ko muna ha. So okay, pasok na. Mayroon na po ako na receive na OTP. So dun sa aking cellphone na keypad. So I will try to picture ha kung ito ba na na-receive ko. Kakareset ko lang kasi nito eh. Tingnan natin kung nandiyan ba talaga siya. So ayun. 757874. So na-receive ko po, yung ating OTP. 757874. Balikan po natin. 75. Ano ba 'yun? Lumutan ko. 75. Tingnan ko na. Okay. 7874. 7874. Yun. So nakapasok na po ako. So yan po ang simple ways o simple problem, simple 3 problem with simple 3 solution. I consider it ganun po. So sa may problem po dyan, don't worry po, don't panic po, masosolve nyo po yan. Okay, yan, masosolve po natin yung ating problem. Basta gagawin nyo lang po yung ating mga steps. So yun guys, di pa po nakapag subscribe dyan, paki-subscribe na po and paki-like, then paki-share po para matulungan po natin yung ibang nangangailangan. Ito po si Blaze Fire TV. And have a nice day po. God bless. Okay. Okay. Katutanan mo ito kung share sa inyo ha. Sana ay makatulong ako. So, yun po lahat. So, sa mga Bisaya, inoot na tabangan tamo. Kung may problema mo dra sa inyong OTP, katulang ang buhaton ninyo. Okay? So, ganyan lang po ang gagawin nyo po kung mayroon po tayong problem sa ating OTP. Okay, sabi ko nga kanina, kung bago ka pa lang po sa aking channel, paki-subscribe na po, paki-like, and then paki-share po. Bakit? Para ma-update ko po kayo sa aking bagong videos na ituturo po sa inyo. Regarding po sa GCash, hindi lang po sa GCash, meron po pong iba. So, keep on this journey, keep in tuning this journey of tutorial po. Marami po kong ituturo sa inyo. Kung gusto nyo po, mayroon po kayong gusto malaman na ituturo ko sa inyo, paki-comment lang dyan po. Kung mayroon po kayong gusto malaman, kung gusto nyo pong mag-suggest, paki-comment din po kung ano po yung tutorial na ibibigay ko po sa inyo. So, once again po, ako po si Ryan and you are watching Blaze Fire TV Tutorial.